Sir, kailangan niyo hong tignan ang lahat ng angulo sa nangyari sa nanay ko. Kinukutuban ako na baka kilala ng nanay ko yung tumarantado sa kanya dahil sa huling sinabi niya sa akin sa ospital bago siya namatay. Patuloy ang investigasyon namin at patuloy paghahanap kung sino ang suspect. Salamat ho kung ganun. Ay naku, Day. Sa panahon ngayon, hindi na talaga natin kilala kung sino yung mga kriminal o manloloko. Minsan nga, di ba, itsurang disente pa o akala mo kung sino yung maamong tupa. Yung papala may mga tinatago kadimonyohan. Kaya nga, hindi tayo dapat nakampante kasi nagkalat na sila. Inspector, hinaharap ka na bang CCTV footages? Nirequest na namin sa barangay, kaya lang nagninong sa kasal yung kapitan dun sa kabilang bayan at kasama yung CCTV operator. Pero pinaiwan na lang ng OIC namin yung request letter. Sige, magalala. Sir, grabe naman si kapitan. Nagsama pa ng bodyguard. Kailan daw ho babalik? Ang sabi, baka mamayang gabi daw. Ganito na lang. Kukontakin na lang namin kayo kapag hawak na namin yung CCTV recording. Alis na po kami. Sige, salamat. Thank you, sir. Laura, huwag ka makilala. May alaman din natin kung sinong nanakit ka namin sa'yo. At sisiguraduhin ko rin magbabayad siya. Inirequest na kasi ng mga police investigators yung CCTV footages. Sabi ng kapatid ng kapitan. So, di ba nakausap na yung contact mo? At saka, di ba nagawa na niya ng paraan? Para hindi mapunta yun sa mga police? Ano kasi sabi niya, parang nag-aberya daw eh. Ayaw pumayag ng kapitan. What do you mean? Ibibigay pa rin nila ang CCTV footages? Eh, yun na nga eh. Sabi niya, magkita daw kami para kausapin si Kapitan. So, what are you doing here, Gilda? Waste no time. Alam mo, hindi nila pwedeng makuha yung CCTV footages because that will be the end of us. Okay, sige.